Pumalag ang Bureau of Customs sa inilabas na listahan ng Senado sa mga opisyal na dawid sa agricultural smuggling sa bansa gaya ng gulay at karne. Kasama sa smugglers list umano si Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero at iba pang opisyal ng BOC. Mariing itinanggi ni Guerrero ang pagdamay ng Senado sa kanyang pangalan at apat pang opisyal ng ahensya. Mismong si Senate President Tito Soto ang naglabas sa publiko sa listahan ng mga smuggler. Hamon ni Guerrero, sampahan na lamang sila ng kaso sa korte upang maidepensa ang kanilang sarili sa halip na batuhin sila ng mga bintang na anya ay wala namang batayan. Bukod kay Guerrero, idinawit din sa listahan sina Deputy Commissioner for Intelligence Reniel Romero, Attorney Viner Bakiran, Deputy Commissioner for Revenue Collection and Monitoring Attorney Yasser Abbas, Director Import Assessment Service at Geoffrey Tasio na Director ng Customs Intelligence and Investigation Service. Kinwestiyon ni Guerrero ang kredibilidad ng listahan na inilabas ng Senado matapos itanggi ng National Intelligence Coordinating Agency na sa ahensya nang galing ang listahan na ikinakalat ngayon ni Soto. Una nang sinabi ni NICA Director Edsel Batalya na hindi sa kanila nanggaling ang listahan ng smuggler taliwas sa pahayag ni Soto. Magkaiba rin anya ang listahan ng NICA at ang listahan na ibinulgar ni Soto. Bukod sa NICA, pinansin ni Guerrero na tumanggi rin ang sandatahang lakas ng Pilipinas at ang Philippine National Police na sa kanila nanggaling ang listahan na ibinulgar ni Soto. Ayon naman sa isang source na malapit kay Guerrero, sadyang nagulat sila sa ulat ng Senado dahil sa unang pagdinig pa lamang noong December 14, 2021, hinamon na ni Guerrero ang mga senador at mga kritiko na ibigay sa kanya ang pangalan ng mga umano'y tiwali sa BOC upang maimbestigahan at masibak sa pwesto kung kinakailangan, sa halip na batuhin ang akusasyon ng ahensya nang walang inilalabas na ebidensya. Ayon kay Guerrero, ang importante hanggang sa natapos ang pagdinig ng Senado at lumabas ang report nito, wala namang ibinigay na kahit isang pangalan ang mga nag-aakusa sa ahensya para sana maimbestigahan. Sa magkabukod na pahayag, mariin din kinundina ni Bakiran, Ramiro at Tasio ang ulat ng Senado kasabay ng paglalahad ng mga naging resulta ng kampanya ng kani-kanilang tanggapan laban sa smuggling. Ayon kay Bakiran, dinaluhan niya ang lahat ng mga naging pagdinig sa Senado kung saan kahit minsan ay walang ibinatong akusasyon sa kanya ang sinuman. Ayon pa kay Bakiran, sa 111 na kasong kriminal hinggil sa agri-smuggling sinampan ng BOC, 73 sa mga ito o 66% ay naisampa sa ilalim ng kanyang pamamahala sa RCMG. Ayon naman kay Ramiro, 93 na insidente ng agri-smuggling na may halagang higit sa 419 milyon pesos ang binigo ng BOC noong 2019, higit naman sa 224 milyon pesos noong 2020 at mahigit 1.227 milyon pesos noong 2021 sa pagsisimula ng pagdinig ng Senado. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 286 milyon pesos ang halaga ng mga nakumpiska nilang agri-products kung saan noon lamang isang linggo aabot sa mahigit 124 milyon ang nakumpiskang mga produkto mula sa bansang China. Mariin din ang pagtanggi ni Tasio sa pagkakadawid sa kanyang pangalan kung saan ipinunto rin ito ang walang humpay nilang operasyon sa mga daungan ng bansa at sa mga warehouses na hinihinalang imbakan ng mga puslit na produkto. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.